Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So by the way, I am RM Malabana, Safety Officer. So ngayon guys, ituturo ko sa inyo or ipapakita ko sa inyo sa video na to kung paano ginagawa ang inspection sa gondola, no? Yung mga proper safety, kung ano yung mga rescue plan na gagawin mo in case of accident, or yung 4RS system, no? So sana guys, makatulong to lalo-lalo na sa mga baguhang safety na nagsisimula pa lang. So itong video na to, actual to na makikita nyo na kung paano ginagawa, no? Ito yung walkthrough namin nung nakaraan na bawat subcon or threadcon, nagpunta kami doon sa area at doon ay chinek namin kung paano ginagawa yon, no? So sa kasama naming safety officer din. So tinuro niya doon kung in case na pagkaroon ng collapse yung gondola, no? Yung walking platform na ginagamit. So nandiyan lahat, no? Makikita nyo kung paano yung pag-inspection, no? Yung tinatawag na third party. So guys, tara at panoorin natin video nito at sana ay makatulong sa inyo, no? So teka. Kung bago ka pala sa aking YouTube channel, huwag mo na kalimutang mag-subscribe at i-click din ang bell notification, no? Para update ka sa ating mga video na i-upload. So let's go guys, tara. Pew! Rescuer niya, kumbaga hindi na impit yung sa hita niya. Pero di ba yung ibang full body harness may ano na yun? Kasama ng mga may ano kasi, may strap yan din, no? Para lumuha, circulate yung ano. Ano ang nangyari sa ano? Sa kalikay sa tubig? Tao, mga safety, no? So sana may natutunan kayo sa video na to. At kung naintindihan nyo is mas maganda, no? Dahil malaking bagay at malaking tulong tong video na to. Lalo-lalo na yung mga scope of work nyo ay ganito, no? Yung mga nag-install ng mga salamin sa labas, no? So kadalasan yan yung ginagamit, yung gondola, no? So palagi kayo mag-ingat mga ka-safety dahil yan ang napaka-importante sa lahat, no? Maging responsable tayo sa ating mga ginagawa, proactive, para maiwasan natin ang mga disgrasya. So yun lang, ingat.